tradisyon sa mga paboritong pagkain ng mga Pinoy. Kaya naman this Fun 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 Friday, kakaibang lechon ang aming ihahain. Ito ang paksiw na lechong manok sa pinya. Gamit ang karne ng manok na mas pinasarap dahil sa pinya na mayaman sa vitamin C kaya mabisang panlaban sa ubo at sipon, tiyak na matatakam ka sa sarap. Ang espesyal na po tayong paksiw na lechon manok sa pinya. Ihinit sa atin ang ating featured chef na si Chef Ron James Aguilar. Good morning, Chef. Good morning, Lynn. Good morning, Miguel. Mm-hmm. Okay, so umpisa na natin ating pagluluto. Go! Oh, ako tutulong sa'yo by watching you, as usual. Ikaw ang sous chef to? Oh, ako yung sous chef cheerleader dito sa kitchen here. Kitchen talaga, eh. So, una-una po, init lang tayo ng mantika sa mainit na kawali natin. Mm-hmm. Then, lagay nyo na po kaagad yung bawang. Yung so, pinaka-gusto ko talaga dito sa kitchen here, lahat umiinit na at naluluto agad-agad. Oo nga. Diba? At lahat kinakain talaga na agad lahat. Agad-agad. Bawang. Yes. Everything is appreciated. Go. And then ginger. Grated na po sa binalatan. Oo. Parang mas mabilis maluto, di ba? Mas yes. Mas malubas ka agad ang flavor niya. So, gisa lang po tayo ng kaunti para... Mm-hmm. And then, isama nyo na po kaagad yung... Pepper? Yes, siling haba po. Kung gusto niyo po na hindi masyadong maanghang, aha, buong sili po ilagay niyo. Pero mas masarap po ito na medyo maanghang. So, hiniwa ko po. Wow. Kasi, alam mo, Chef, may sipa ito sa umaga, yes, no? Oo. So, kung gusto mo talaga magising, ito na ang dapat kong kainin. Yes. Gusto ko ng sili. I love sili. Diba? Magigising ka, tapos sasakit yung bato. Sasakit yung bato ka talaga. Ilagay na babo. Kasi diba may taba? Ay, well, manok naman yung gamit. Manok ang gagawin natin. Kung lechon babo yung ginamit niyo, lagot kayo doon. Pero masarap talaga pagka may konting isunod niyo po yung isa sa secret ingredient. Ito yung pinya po. So, pinya ko dyan. Gusto ko talaga yung ano, yung anghang at yung matamis. Yung naglalaban yung ano, yung panlasa natin doon. Sarap ng pinya, ha? At saka fibrous yan. So, you know. So, isa lang po ng kaunti. Okay. Boy, pansin ko, Chef, ano, yung cut mo ng pinya, malaki, ha? Yes, malaki po siya. Para gusto natin makita pag sinerve natin siya, may pinya po talaga siya. Ah. Pero pwede rin mas maliliit. Pwede mas kikube mo na lang, no? Para hindi ka mahirapan. O pwede ka bumili ng dilata. Pwede rin. Opo. Tidbits. Then, isabay niyo po yung kanyang juice. Pineapple juice po ito. Okay. So, siguro mga... Ayan. Mas manamis na miss pa dahil may 1/4 cup lang. May pineapple juice pa. Okay. Yes. Tapos, yung matira, pwede nang inamin ni Mikael Mamiya. Pwede. At alam niyo ba yung pineapple juice, kung wari lechon babo yung ginamit niyo, yun yung ano yung pampawala yun ng tama pag sumasakit yung ulo mo sa taba. Ah, talaga? Oo. Narinig ko yun just recently, sinabi sa akin ng isang chef. So, na may tama. Ako yung may tama, kumain ako ng taba. Tapos, uminom ko lang ng pineapple. So, okay. At least bagay naman. Lagay ko na rin po yung gata natin. Okay. Ayan. So, isang cup po ito ng coconut milk o kakang gata. Ano kaya yung lasa na ito? Gata at pineapple? May... Pasarap yan. Alam mo, lahat ng... Man, no? For me, lahat ng nahahaluan ng gata, masarap. Opo. Sa totoo lang. Gata at saka sili. Yeah. Gata, sili at gawin pinya. Gawin na natin laing. Why ano not, diba? Ano kakay ba ito? Okay, pagkatapos niyan? Pagkatapos po nito, since matamis na po yung pinya, pero okay, pwede nyo pa rin pong dagdagan ng asukal. Kung gusto mo kung pa. Kung gusto nyo pa, pero since matamis yung juice natin, hindi na po. Okay. Oh, huwag na. So ngayon, ilagay at na natin yung yan, leftover na lechong manok po natin. Manok. So masarap na siya. So chef, mas masarap talaga pag leftover, yes, hindi bagong iba, luto. Iba kasi kapag yung nanuot na yung lasa ng leftover na lechong manok. So masarap na siya, pasasarapin pa po natin. Tsaka medyo nawala na, medyo hindi siya as oily as it would be pagka bagong luto. Bagong lechong manok na bagong luto. Tama po yun. Napaka-oily. Ito medyo bawas na. I don't kasi know why. Natira na yung sebo dun sa plato. Well. Naiwan na. Yeah, I suppose yan, no? Mayroon konti. So, hayaan nyo lang po kumapit yung sauce dun sa manok. So, okay, medyo, ayan, i-cover nyo lang siya. I-base nyo siya ng lulurin sabaw. Mo na lang siya sa yes, sabaw? Opo. So, Chef, magkano ba gumawa na isang serving nito? Kung isang serving siya, mga 25 pesos lang po, sir. 25 no? pesos? Yes, opo. Tapos since yung leftover natin, hindi ano, na natin isasama sa ano yan eh, di ba? Tira na lang siya. So, mura lang talaga kasi yung pinya, yes, yung prutas, yung sili, yung gata, mura lang yan. Saka protein overload yan, maganda yan. So anyway, Chef, yan na ba yung last natin? Sipikman nyo lang po, then... To taste na tayo. Yes, dun nyo po i-check yung seasoning. Okay. Oh, kasi kinukuha na yung ano natin eh, ito na. Ayan na, ang finished so, product, ang galing talaga natin sa unang hirit, kitchen hirit. Kitchen hirit talaga. Kinuha na ng ating mga
kasama sa lakay gang na hindi makantay. So, ang ating let paksyu. Okay, so, ano, pwede ba tayo lumipat dyan kasama nila? Tikman ang ano? Oo, pagkatapos ka na, chef, di ba? Are you good, chef? So, basically, ito na yung lechong paksyu with pinya. Lechong manok paksyu with pinya. Na may sipak. Sees you, fucks you, ends you, never mind. At kung kayo po ay may special recipe na gusto ibahagi sa ating mga kapuso, i-post yun lang po yan sa unang Hit It Facebook page. At kapag napili yan, kayo mismo ang paglulutuin namin ng inyong batong putahe dito sa UH Cucina. Salamat, chef, ha? Salamat, pagbabalik. Ang unang Hit It. Kaya na po.